Magandang umaga sa inyo mga master. May home service tayo ngayon. Ang reklamo ni customer, di daw umaandar. Try kong i-switch on yung selector switch ng dryer. Tapos i-check muna natin yung buong unit ng tester sa times 1 ohms bago natin pandarin. Baka may grounded o open wire or shorted yung unit. Okay naman yung selector switch ng dryer. Calibrate muna natin yung tester para for sure naman malalaman natin, ma-determine natin kung may shorted open wire o ground. Hindi naman shorted yung unit. So tingnan nyo, gumagalaw yung tester pero hindi siya nagsisit sa pagka-calibrate. Ang calibrate kasi dyan mo malalaman kung shorted ang unit. So hindi naman. Ngayon subukan nating switch on ang unit. Then switch din yung selector switch ng dryer. Yun lang naman ang problema nito, sabi ni customer. So try nating isaksak. Saksak mo Master Burps. Subukan na nating switch on yung unit. Pakinggan nyo, umuugong lang yung dryer doon, umiikot. So kahit hihilain ko pang break ng dryer, di naman siya dumidikit. So meaning may trouble yung dryer, hindi din sa selector switch, hindi din sa timer, hindi din sa check natin sa capacitor. Kasi may switch din yun, tingnan nyo yung wash motor, yung wash. Okay naman yung washing. Pero pagdating sa dryer, pag naka-open yung takip ng dryer, hindi yan aandar kasi may switch siya dyan. Pero pag i-close mo, pakinggan nyo yung tunog, umuugong lang. So dalawa nga lang ang ibig sabihin nito, yung sa capacitor o sa dryer, motor dryer. Kahit pakinggan nyo naman, umuugong lang. Tingnan nyo yung sa wash motor, yung washing umaandar. Tanggalin mo nga Master Burps. So paano natin siya ma-determine kung sira yung capacitor or yung wash motor ay yung dryer? Tatanggalin natin yung capacitor, puputulin natin yung supply nito para ma-check natin muna yung capacitor. Yung 11 watt motor yan, 11 UF sa watt motor. Yung 3 microfarad sa dryer na motor yan. Kahit titingnan mo sa diagram, masundan mo rin ang purple at saka yung gray, yan yung sa dryer. Yung red naman at saka blue, yan yung sa watt motor. So madali lang sa mga master kung marunong kayong gumamit ng selector anong tester. So next kong gawin, i-check ko yung capacitor. Pero paano natin siya malaman? Dapat puputulin yung wire para ma-direct nating ma-check yung resistance. Kung may continuity, may resistance pa yung linya ng dryer. So kahit hindi na natin putulin yung sa capacitor ng washing, kasi ang problema naman ito sa dryer. Paano mag-set nito? Check natin sa times 1 k ohms para malalaman natin kung sira o hindi yung kapasitor ng dryer. Dalawa lang naman ang mapupuntahan nito, either sa dryer yung motor niya or sa kapasitor. So set natin sa times 1 k ohms. Pag okay ang capacitor, meaning ang sira nito yung sa motor na, busted na yung wiring niya. Kasi okay naman yun kanina, umaandar naman yung timer ng dryer. So okay naman, no? Tingnan nyo. So, good naman ang ating capacitor ng dryer. Gumagalaw po siya mga master. Tingnan nyo.
So madali lang mag-determine o mag-identify. So ngayon, buo yung ating kapasitor ng dryer. So ibig sabihin yan, sira. Tingnan nyo, yung hinahawakan ko ito mga master, medyo mainit po talaga kahit bago pa lang siyang pinapaandar. So wala tayong magagawa kung sira yung motor ng dryer, kailangan na siyang palitan. Pero mamaya uuwi ako, tingnan nyo naman, hindi naman siya stock up po. Uuwi ako mamaya mga master para ma-double check din natin. Mayroon akong dadalhin din kapasitor para makita nyo. Mayroon kasi akong kapasitor doon sa shop na okay din. So try nating paandarin. Kung hindi siya andar, meaning papalitan na ito ng motor ng dryer. Actually dito sa amin walang ma-replace. So ganoon na lang, pagsira yung motor ng dryer nito, wala tayong magagawa. Kahit naman papalitan natin ng sikanhan, wala din. Yung bilihan, wala din. So, ganun lang mga master. Pag mag-determine, papaikutin mo yung selector switch ng dryer, pumipitik naman siya, tumutunog. So, okay pa yon. Nakita nyo naman ganina, gumagalaw yung tester nung chinik natin sa plug, main plug. Ang problema nito ngayon, walang ma-replace. So yan, almost same lang yan. Yung purple at saka blue, yan yung sa dryer. Yung red at saka yellow, yan yung sa wash motor na kapasitor. So ngayon, susubukan natin para makita lang ng customer. Kailangan ganun lang din i-explain nyo kasi nandito yung customer. Sinasabi ko naman nga okay pa yung kapasitor para naman maniwala pa siya ulit. Susubukan pa natin ng isang kapasitor na good pa din. Ang problema din naman kasi nito, kung walang ma-replace, wala siyang magagamit. No choice na yung customer kasi kung mayroon lang akong dryer, motor dryer, pwede ko itong papalitan. Pero naghahanap ako ng ibang solusyon, baka pwedeng magamit niya agad. So ganun lang, same lang din yung paggamit nito. Kahit naman muna hindi natin takpan, hindi naman ito gagalaw. Try nating pandarin ulit. Huwag niyo akong kalimutan mga master, i-subscribe ang aking YouTube channel na Rimletik para updated kayo sa mga video. So pinapaikot ko na. So ganun pa rin, hindi umaandar. So okay yung timer. So sira yung motor dryer nito, yung dryer, yung motor niya. So ganun na mga master. Mga next, papakita ko na lang yung video nito pag napapalitan na. Sa ngayon hindi pa, wala kaming motor. So maraming salamat po.